Mga Franskada! Ipinatawag namin kayong lahat dito sa aming punong tanggapan kung saan naman ang inyong mga pinagdaraan ang tanggap namin yan. Kaya naman halina't samahan kaming busisiin ang iba't ibang klaseng tampo, irita, mood swings o anumang uri ng sumpong dahil dito lahat ng yan ay valid. Yes, at ngayong sandali, ating babalikan ang mga sumpong na idinulog dito sa ating tanggapan. Dahil mula Lunes hanggang Sabado, hatid namin ang level up na chikahan dito sa ating mas bago, mas matapang, pero mas may puso na Sumpungan HQ! Tanggapan ng sumpong! Ng sumpong! O, diba? Kaya mga kabreskada, tuloy-tuloy lang ang pakikisaw-saw sa Sumpungan HQ. Iscan na ang aming QR code na makita sa inyong screen o magpunta sa pie.com.ph/join. O kaya naman mag-retreat kayo sa amin with the hashtag Barangay Paisilo. Pero kung mas formal daw, Ah, sige, mas formal. Kung mas formal, magreklamo kayo sa email namin, barangaypaisilog@gmail.com. Tama, mga kabranchkada. Pero kasama pa rin kayo. Sa talakayan, kabranchkada, iparamdam nyo sa amin ang nararamdaman ninyo. Ikaw ba? May sumpong ka today? Meron lamang kayong 30 segundo para sumagot. Uy, huwag mo orasan! Nakapressure na yan! Yes or no? Yes ba yes? May sumpong ba kayo? Or it's a no? Masaya ako. Wala kang pakialam. Kayo ba? Kayo? May sumpong ba kayo ngayon? Ay, may sinusumpong nga tato eh. Ha? Wala akong pakialam. Masaya naman ang gising ko ngayon. Masaya ako ngayong araw na to. So wala akong sinusumpong. Ayan, very good naman. Ako din. Walang traffic papasok. Oo nga. Ikaw, may sumpong ka ba today? Ako, wala naman. Parang meron. Wala naman. Meron ako narinig kanina na sumpong. Oo, oh, sino yan? May mga friendship problem. Ay, oh. God. Nakainom lang kami. Nakainom ng kape. Pero alam mo, Mayora, kahit na meron tayo mga sumpong, eh mas mahalaga pa rin ang sumpong ng ating mga kabranch. Tama ka dyan, o. Oh. At mga kabranch kada, meron lang kayo 5 seconds, o. Oh. 3, 2, 1. Smile. Ay, picture pa. Ang sagot nila yes ay... Na yes, yes na yes. Ay, may sumpong sila. Sabado na sabado. Ipin nyo sa amin yan para mapag-usapan natin dito. Oo, oh, at kagaya nga, mapag-usapan. Itong mga nakaraang araw, pinag-usapan nga natin dito sa ating tanggapan ang iba't ibang klaseng sumpong. Kaya samahan muli kaming balikan ang mga makabagbagdamdaming sumpong. Yes, tama ka yan, Mayor. Dahil una na sa ating listahan ang isang estudyanteng naging leader sa kanilang research paper. Ngunit, subalit na top 1, hindi naging madali para sa kanya ito. Alin mo ako bakit? Bakit? Dahil tila kalbaryo pa ang kanyang naranasan dahil sa kanyang mga pabigat na kagrupo. Ako, gigil ako dyan. Kaya ito, ang kanyang kwento, panoorin natin ito. Asan yan? Po namin sa research po noon. Consisting po kami ng 10 members noon. So, syempre, madami po kami. The tendency po noon, ang assumption po ng tao, mas madali pong magagawa yung research. Mas mapapadali po kasi marami po kami. Pero hindi po yun yung nangyari noon. Kasi may mga pasaway po members na hindi po tumutulong. Kasi hindi po pinapagtulong, lalo po kami natagala. Syempre, as a leader po, no choice po, kailangan po magpaklas kasi ano naman po ang benefits ng marami nga po kami, hindi naman din po tumutulong ang iba, nagkakagulo lang. Pero yung sa part po siguro na sasabihin kasalanan ko, hindi po siguro kasi ginawa ko naman po lahat ng best ko eh, tsaka ng part ko eh. Ano po magagawa ko kung hindi po talaga sila nagko-comply? Para unfair naman pong sisihin ko po ang sarili ko sa mga bagay na sila na po may kasalanan. Sa ating pong mga task at duties, lalo na po sa school matters, kasi nagpapakahirap po ang ating parents na magpaaral po sa atin, kaya dapat po sinusuklian po natin ito. Kung meron pong ibibigay sa ating mga task, i-comply po natin ng maayos. Kung nahihirapan po tayo, makipag-interact po tayo sa ating mga leader, sa ating professor. Huwag po tayong gumawa ng mga maraming dahilan. Lahat-lahat naman po ay nahihirapan po. Hindi lang po tayo may problema sa buong mundo. Matuto po tayo maging resourceful. Tsaka pagbutin po natin yung pag-aaral natin dahil sa bandang huli, tayo din po yung magsasuffer. Tayo po yung mapapag-iwanan.
Malinaw na malinaw na naitawid ni Jerica yung kanyang ine-explain kanina, no? Yung importansya ng pagiging good team member. Oo. Diba? Meron kayong teamwork dapat. Oo. Pero ang tanong, nung nalaman niyo ba yung sumpong ni Jerica, ano bang naramdaman ninyo? Nararamdaman ko yung nararamdaman niya kasi sobrang intense ang pagkakwento niya na ang pinaproblema niya kasi, di ba, yung mga groupmates niya na hindi na nga nakakatulong eh nakakadagdag pa sakit pa sa kanya. So ang pabiga. Feelings na yun ay sad? Sad, oo. At saka empathy. Parang I feel you, Jerica. Parang gano'n. Sad and disappointed. Kasi nangyayado lang kita na nararamdaman mo, nangingiti si Mayor. Sige, yung name niya. Ano naramdaman mo? Sad. Pero tama ka doon, Mayora. Ikaw ba, Tris? Ano naramdaman mo? Ako, napagod ako para kay Jerica. No? Kasi ang dami niyang, ano eh, ang dami niyang effort na ginawa. Kasi alam niyo yung pagka talagang ginagawa mo ang lahat para tulungan yung mga ka-groupmates mo. Tapos wala silang effort, hindi nila binabalik sila. Nakakapagod talaga. Mobile games lang. May mga nakita ko sa kaya ganyan ako TikTok. Kakape na lang ako. Pero para sa inyo ba, sa daily lives nyo, gano'ng ka-importante ang teamwork? Eh, di ba meron silang kasabihang teamwork makes the dream work? Iyan! Ay, bago yan. Oo. Oh. I-expound mo. Expound. Search nyo na lang, guys. Mahirapan nyo pa. Kasi hindi naman matatapos ang isang bagay ng maganda at successful kung hindi pagtutulong-tulungan ng lahat. Di ba? Mas maganda at mas magaan sa pakiramdam and sobrang fulfilling pag lahat kayo nagtulong-tulong at may ambas. Ayun. Diba? Ikaw, bilang negosyante ka, di ba? Anong pagkakaiba ng leader ka nung kumpanya nyo o boss ka? Ayan. Ang leader kasi... Ikaw yung, kumbaga, pag may pupuntahan kayong gera, ikaw yung nasa front line. Mm-hmm. Yun yung leader. Pagka ikaw, boss, may pupuntahan kayong laban, utos ka na utos. Punta utos ka rito, gawin mo yan. Oh. Pero kailangan niya, ikaw yung nangunguna. Yan, parang ganyan. Ikaw so, yung leader example. Talaga. Mm-hmm. Yan ang magandang, ano, magandang leader. Yung parang siya ang nangungunta at siya yung sinusundan ng mga taong naniniwala sa kanya, nagtitiwala. Kasi siyempre, ikaw ang susundan ng mga tao eh. Kung boss ka na ikaw nga lang yung nagko-command sa kanila, eh siyempre, may mga taong hindi alam nila kung paano gagawin. Tapos nag-deploy ka lang nag-deploy, tapos hindi mo in-explain, hindi mo pinuntahan sa ano sa frontliner na ganito ang gagawin mo, ganito ang gagawin natin, sumunod kayo sa akin para malaman nyo kung anong gagawin natin. Kasi pag hindi nyo nalaman yan, hindi ko rin malalaman, hindi ko maituturo yan. Pag hindi mo, wala pala tayo dito. Wala naman yung kausap wala na pala. Paidagdag ko lang din, no? So dapat kung member ka din, tigilan din yung pagsita sa mga gawain. Like kunyari, eh, ba't ako ang dami kong ginagawa? Bakit si ganito? Ito na yung ginagawa niya. Ba't yung leader natin, nakatunga nga lang? Kumbaga, simulan din natin sa sarili natin na parang, para madpadali natin yung trabaho, kailangan gampanan natin ng maigi kung ano yung role or yung task na meron na nakatoka sa atin. Tsaka importante na ang isang leader ay matibay na parang kung ano man ang pagdaanan niya, ay, yun nga, matibay siya. Mag-breakdown. Kasi leader siya, parang leader shoes. Dapat matibay. Saka yung leader, may mabangong amoy yan. Pagka inamoy may leader. Hindi naman lalamingin ko. Dapat kung leader kayo, ikaw ay mabango. Oh, yeah. Be an example. Amoy leader. Ang tama din, dapat pag leader ka, dapat nababasa mo lahat ng mga sinasabing komento sa'yo ng mga tauhan mo. Dahil? Mm. Dahil leader ka. Oo. Leader as a reader. Dapat nga yung laman ng isip ng kagrupo mo, nababasa mo. Mind leader. Pala yun. Mayor, ano? Ikaw, ano ka? Ay, eto na lang. Ibibigay ko na lang yung aral na napunod. Ah, okay. Sa kwento ni Jerica, ang ganda na sinabi mo eh, dapat, di ba, bawat membro, kailangan gagawin lang yung role nila. Mm-hmm. Pero for me, ang natutuhan ko kay Jerica is, paano nga ba maging magaling na leader? Dapat kailangan, kinaklaro mo din, ano nga ba yung role ng mga teammates mo? Mm-hmm. Kasi mamaya, hinihintay mo sila na, oh, ba't di ka pa nagsasubmit? Eh sila parang, ano bang gagawin ko? Di mo naman sinabi sa akin. O, sasabihin pa nila, ikaw yung leader, di ba? Oo, ikaw yung leader eh. So, dapat malinaw. Mm-hmm. Dapat toka-toka. And then explain mo din. Kaya ka nga ginawang leader, ibig sabihin, ikaw yung may alam. At ngayon naman, mag-usapan naman natin yung sinusumpong nating na scam. Ay! Na scam! Ay, nakakalang masayang bakasyon kasama ang pamilya ay napurnada dahil sa mapanglamang na tao. Oh! Oh! Panoorin natin to. Galing yan! Inisa-isa ko mismo yung
sa street na yon dalawa lang ang resort na meron na meron doon, pero wala yung resort na binayaran namin. Nako. Tapos yeah, tapos pangatlo ako sa naghahanap sa ganung resort pero in a different dates. So ibig sabihin hindi pa lang po ako inabutol, di ba? Tigilan na kasi hard-earned money yun eh. Sana hindi na maulit kasi siguro pagpalagi na lang natin sa kami po pwede pang sige makikitain pa naman yan. Kaya lang kawawa naman yung mga iba baka talagang pinagpunan tapos sa kanila very easy lang na manloko ng tao. And yun, karma is real. Whether you do good karma, you do bad karma, thousand folds, babalik sa'yo. So, maybe not now, not you, sa mga anak nila, sana hindi mangyari. Na bakit ang daming manluloko talaga sa mundong ito, bakit hindi na lang lumaban ng patas? Ayan, napanood natin si Miss Weng Mendoza. Siya yung ano eh, dapat magbabakasyon sila, magkita-kita, reunion. Kaso na-scam sila, wala pala yung resort, hindi nag-exist. Ngayon na napanood nyo yung BTR niya, kayo tatlo, anong masasabi ninyo? Siguro ako. Pero bago nyo sagutin niya. Ano ba yan eh? Mayor naman eh. Bakit kami ginaganyan mo? Pansamantala natin puputulin ang ating usapan, pero ating pagbubusisiin ang mga sumpong dahil sa ating pagbabalik. Pag-uumpukan namin yan at bibigyan pa ng mas makabuluhang usapan. Kaya abang-abang lang kayo dito sa aming punong tanggapan o ang aming headquarters kung saan ang lahat ng feelings ay valid. Kaya huwag nang bumiti yung mga kabranch kada dahil mas bubusugin pa namin kayo sa mas matapang na kwentuhan. At mas may pusong chismisan dito sa Sumpungan SU! Tanggapan ng sumpong! Napakahusay.